Ang pagkakaroon ng tao ng napakahabang buhay noong unang panahon, gaya ng sinasabi sa Genesis, ay tila isang misteryo. Bakit nga ba nabuhay ng napakatagal ang mga tao sa panahon ng Biblia? At bakit nga ba umikli ang buhay ng mga tao sa panahon natin ngayon? Ilang mga tao ang kilala mo na mahigit 100 taong gulang na sa ngayon? Alam nating bihira na ang mga individual na umaabot sa ganoong edad. At karamihan sa mga dumarating sa edad na iyon ay napakahina na ng katawan at kalusugan. Ang lumang tipan ay nagpapakita sa atin na maraming mga tao ang nabuhay nang higit pa sa 100 years. Ang angkang ito ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng mahabang buhay dahil sa kanilang pagiging makadiyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang mga halimbawa nito ay si Metusela, ang pinakamatagal na nabuhay sa mundo na mahigit 969 years. Siya ang apo sa tuhod ni Seth, ang anak ni Adan at Eva na ipinanganak mahigit 1 siglo pagkatapos ni Cain. Siya ang ama ni Lamech at ang lolo ni Noe. Ayon sa biblikal na salaysay, siya ay nagmula sa matibay na lahi. Si Noe ay umabot ng 950 years. Si Adan ay nabuhay ng 930 years. Si Lamech sa loob ng 770 years, si Enoch ay nabuhay sa loob ng 365 years, si Abraham sa loob ng 175 at si Moises sa loob ng 120 years. Paano posible na ang mga taong ito ay nabuhay ng halos 1,000 taon at nanatiling malakas at malusog? Narito ang ilan sa posibleng kadahilanan kung bakit mahaba ang buhay ng tao sa panahon ng Biblia. Number 1, pagpapala ng Diyos. Ang unang paliwanag ay ang pagpapala ng Diyos. Ang mga taong ito na binanggit sa lumang tipan ay lubos na pinagpala ng Diyos kaya umabot sila sa 1,000 edad. Sinasabing sila ay tapat na mga lingkod ng Diyos na nauna kay Kristo. Gayunpaman, naniniwala ang mga eskolar na ang mga dahilan kung bakit nabuhay ng napakatagal ang mga tao sa lumang tipan dahil sila ay lubos na pinagpala. Nakatanggap sila ng isang espesyal na pagpapala mula sa Panginoon upang tumulong sa paghahanda ng daan para sa anak ng Diyos dito sa lupa. Number 2, perpektong genetics. Ang isa pang posibleng kadahilanan ay ang uri ng genetic code ng unang mga henerasyon matapos ang paglalang. Si Adan at Eva ay nilalang na perpekto, kaya maaaring hindi pa nagkaroon ng maraming sira ang genetic code ng tao. Bago sila magkasala, sila iligtas sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Maaaring namana ng kanilang angkan ang ganitong katangian. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa paglala ng kasalanan, lumaki rin ang sira sa genetic code ng tao na naging dahilan upang madaling dapuan ang maraming sakit at umiksi ang buhay ng tao. Sa Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Gaya ng alam natin, dahil sa kasalanan, tayo ay nagkasakit, tumatanda at namamatay. Ang layunin ng Diyos ay hindi kailanman nagbago. Nais niyang ibalik ang ating pagiging perpekto at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa tabi niya. Dahil dito, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at wala ng kamatayan. Sa 1 Corinto chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Noong panahon ng Biblia, ang mga tao ay mas malapit sa pagiging perpekto at bilang isang resulta, sila inabuhay ng mas mahaba kaysa sa atin. Gayunpaman, tayo ngayon ay mas malapit sa panahon kung kailan ang pangako ng Diyos ay malapit ng matupad at sa lalong madaling panahon, ang lahat ng bakas ng kasalanan ay mawawala at hindi natatanda o mamamatay. Number 3, ang kabanalan ng mga tao. Ang ikatlong paliwanag ay ang kabanalan ng mga tao noon. Maaari nating isaalang-alang ang katotohanan na ang mga taong ito mula sa Biblia ay namuhay sa kanilang kabanalan at pakikipag-isa sa Diyos, kaya naman nagkaroon sila ng mahabang buhay. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa mga Kawikaan chapter 3 verse 1-2. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Gayunpaman, ipinapakita din sa atin ng mga banal na kasulatan na dahil sa kasamaan na lumaganap sa buong puso ng sangkatauhan, nagpa siya ang Diyos na bawasan ang haba ng buhay ng tao sa lupa.
Basahin natin ang sinasabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 3. At sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Number 4, ang daigdig ay kailangang mapunan ng madaming tao. Ang ikaapat na paliwanag, ang daigdig ay kailangang punuan. Sa sandaling likhain ng Diyos sina Adan at Eva, pinagpala sila ng Panginoon at binigyan sila ng mga utos. Sa Genesis chapter 1 verse 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." Makalipas ang ilang taon, pagkatapos mismo ng pagkawasak ng baha na nagwasak sa buong lupa, ginawa ng Diyos ang parehong kahilingan kay Noe na kanyang mga anak at kanilang mga asawa. Sama-sama nating basahin ang sinasabi ng Panginoon sa Genesis chapter 9 verse 7. "At kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon." Ang dahilan nito ay upang punuan ang lupa ng tao ayon sa nais ng Diyos. Kaya't maaaring ang dahilan kaya nagkaroon ng mahabang buhay ang mga tao noon ay upang higit na magparami. Kung ang mga tao sa panahon ni Adan at Eva o Noah ay nabubuhay lamang ng 70 to 80 years tulad ngayon, hindi agad dadami ang mga tao at ang utos ng Diyos tungkol sa pagpaparami ay hindi matutupad. Number 5, iba't ibang kondisyon ng klima. Sa ikalawang araw ng paglikha ng mundo, itinatag ng Diyos ang isang bagay na makakatulong sa atin na maunawaan kung bakit maaaring mabuhay ang mga tao ng napakahabang taon. Ito ay nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 6 to 8. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay." At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pansinin na nilikha ng Diyos ang kalawakan upang paghiwalayin ang tubig sa ibaba mula sa tubig sa itaas. Nangangahulugan ito na merong dami ng tubig sa itaas ng kalangitan. Ang sinasabing tubig sa itaas na tumatakip na nakapalibot sa mundo ay maaaring gumawa ng isang greenhouse effect sa buong mundo at siyang humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na tumatama ngayon sa mundo. Maaaring ito ang naging dahilan ng napakagandang kondisyon ng pamumuhay sa mundo noong panahong iyon. Mukhang ito ang pinakatamang paliwanag dahil mapapansin na pagkatapos ng pandaigdigang baha noong panahon ni Noe, bigla na lamang umiksi ang buhay ng mga tao. Ang 40 days at 40 nights na pag-ulan ay maaaring naging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay ng tao sa mundo. Mga kapatid, ang limang paliwanag na ito ay hindi ganap na katotohanan, bagkus ito ay mga haka-haka lamang na maaari nating gawing batayan sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ang tunay na mahalaga ay gaano man kaikli o kahaba ang oras na nabubuhay tayo sa mundong ito, ang mahalaga ay ialay natin ang ating sarili araw-araw sa Panginoong Hesus. Sumunod tayo sa Kanyang turo at tumupad sa Kanyang kalooban. Isipin mo, ano ang mas mabuti para sa Diyos? Ang buong pusong paglingkuran siya sa loob ng 70 to 80 years o ang mabuhay ng 200 years at higit pang taon ng alipin ng kasalanan at ni Satanas? Mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang buhay sa mundo ay magwawakas. Ang bagong lupa ay darating kung saan ang mga mananampalataya kay Kristo ay mabubuhay na walang hanggan na kasama niya. Ang buhay ng tao ay hindi na magiging saglit lamang na susundan ng mga taon ng kahinaan at katandaan, sapagkat sa bagong sanlibutan ng Diyos, ang lahat ng taong tumanggap kay Kristo ay magiging perpekto at hindi na sila tatanda na sinasabi ng Biblia. Sa Roma chapter 8 verse 21, ang sangnilalang din mismo ay palalayain sa pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Isipin mo, patuloy na susulong ang mga tao sa karunungan at karanasan at lumipas man ang daan-daang taon, hindi mababawasan ang lakas ng kanilang kabataan at wala ng kamatayan. Isa ka kaya sa mga taong makakaranas noon? Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!